Sa isang mainit na usapan, sinupalpal ng Batikang journalist na si Luchi Cruz Valdez si Representative Franz Castro ukol sa mga controversial na issue na bumabalot sa ilang programa ng gobyerno. Hindi pinalampas ni Luchi ang tila pag-iwas ni Castro sa mga mahahalagang tanong at mariing sinabi. Kung tunay kayong nasa panig ng bayan, bakit hindi niyo ipakita ang konkretong aksyon at solusyon? Ang pahayag na ito ay kinagulat ng marami, lalo na tila hindi inaasahan ang tapang ni Luchi sa harap ng kongresista. Samantala, muling nagbigay ng babala si Kapitan Dado sa mga kongresista na anya'y tila nagpapalakas sa kanilang sariling interes imbis na maglingkod sa publiko. Hindi na uubra ang mga parusot ninyo. Ang taong bayan gising na at alam na ang tunay na nangyayari, giit ni Kap Dado. Pinunto rin niya na ang pananagutan at transparency ang dapat na mauna sa lahat ng usapin. Ang babala ni Kap Dado ay sinamahan ng panawagan na ikwasto ang maling sistema ng gobyerno. Nanindigan din siya na hindi na dapat matakot ang publiko na singilin ang mga nasa posisyon. Sa huli, hinimok niya ang mga mambabatas na huwag baliwalain ang kanilang responsibilidad. Dagdag pa niya, kung hindi kayo kikilos ng tama, baka ang taong bayan mismo ang magparusa sa inyo. Yan, gusto ko muna natin pasadahan ng mabilisan. Itong mga nakita natin kaganapan sa social media, ito na nga mga kababayan, no valid grounds yet to probe BP Ombudsman. Paano ba yan? Nako, purnada na naman ho yung mga plano nitong mga congressman na to na sampahan ng kung ano-anong problema itong si BP Sara. Galing na ho mismo sa Ombudsman. Dati ho ano yan, na Associate Justice sa Supreme Court. Yung mga nagsasabi na meron silang nakikitang grounds para i-impeach itong si Vice President Sara Duterte, mag-ano muna kayo, maging Supreme Court Associate Justice muna kayo. Kagaya nitong si Ombudsman na Samuel Martires, no? Bago kayo mag, lalo na yung mga hindi naman abogado. Tapos sinasabi nila meron sasampahan ng impeachment itong si BP Sara. Ba, mag-isip-isip po kayo. Dito pa lang salita niya nitong si Ombudsman Martires, soplak na ho kayo kagad. Ito naman ng mga kababayan, itong si Senator Grace po. Naku, huwag ho kayong ganyan, Senator Grace. Wala, hindi ho bebenta sa amin yan. Ano yan eh? Kumbaga, ginamit na ng ano yan, ng mga kasama nyo dyan sa Senado. Bakit hindi nyo direktang masabi kay Tamba na yung ang akap na yan, walang kwenta? Kailangan nyo pang, ano ito eh, kumbaga, okay, pakinggan muna natin sentimiento ng taong bayan sa social media. Magsalita muna tayo din. Pagdating doon, sa punto na yun, narinig natin ang saloobin ng ating mga kababayan, doon natin banatan itong akap na ito. Ano ba sabi nitong si Senator Grace po? Hindi namin masyado maintindihan ang akap. Hindi nyo maintindihan kasi wala kang kwenta yung programa na yan. Walang kwenta yung programa na yan. Maging ito nga si Senator Robin Padilla, nag-react din ho dito sa post ng politiko na to. Well, ang nakakaintindi lang ho ng akap na yan, yung mga congressman dyan sa House of Representatives. At ang nakikinabang lang sa akap na yan, yung mga congressman na malapit kay Tamba. Real talk, ha? Huwag po tayo maglokohan dito. Ginagamit ho yan sa 2025 midterm election. Yung mga re-electionist, yung mga merong planong tumakbo ng congressman, merong planong tumakbo ng governor dun sa kanilang mga distrito, yan ho ang gamit ng akap na yan. Huwag po tayo nakanantoko, ha? Kaya nagiinit yung mga kababayan natin, lumalabas sa karsada dyan sa mga akap-akap na yan. It's supposed to be assistance for the effects of inflation. Very generalized yung help with inflation. Pwedeng mayaman ang affected ng inflation. Tama naman, pwedeng mayaman. O yung mayayaman, hindi nyo bibigyan ng akap. Anak ng toko. Ang paliwanag daw nila dahil yan sa inflation. Yung mga kapos ang kita program. Yan natin. Assistance sa kapos ang kita program mo at ibig sabihin ng visit na akap na yan eh. Paano naman yung medyo mayayaman na apektado rin ng inflation? Di dapat makatanggap din ho sila ng akap. Kaya kung ako sa'yo, kayong mga senador na nasa tamang kaisipan pa, nasa tamang katinuan pa ngayong mga panahon na to, sabagay din nyo naman masusulog yan si Tamba, no? Kakagating kayo niyan, di kayo uubra dyan. Kahit nga yung ano nyo dyan eh, yung Senate President nyo, utusan lang ni Tamba, di ba? Hindi siya makapalag kay Tamba. Pagka sinabi, 733 million lang ang pondo ng OBP, ano, nakapalag kayo? Kahit alam nyo naman
na maging ang barangay captain eh nanghihingi na hinihinga ng tulong barangay Tano dinihinga ng tulong what more ang vice president. Alam nyo na kailangan ng pondo ng OVP. Alam nyo yan. Pero anong ginawa nyo? Dahil hindi nga kayong makapalag kay Tamba, hinayaan nyo na lang. Kung ano yung version ng House of Representatives, sinunod nyo na lang. Kasi nga, kayo eh wala kayong mga bayag dyan sa Senado. Mga takot kayo kay Tambaloslos. Yun ang totoo doon. Ngayon naman mga kababayan, ito, namiss na mga kasama natin ito. Gusto daw ko nila yung past phase na paggawa natin ng reaction video. Namiss din ho natin itong ganitong pacing natin. Pero again, meron itong mga video na kailangan nating intindihin yung buong konteksto ng mga sinasabi ng mga nagsasalita. Kaya, hindi ho natin pwedeng putol-putulin. Ito, marami ho ngayong putol-putol na video, kaya kailangan ho natin pagdugtug-dugtugin. Ito, kaya Ma'am Lucy Cruz Valdez ho tayo. Naku, itong si Franz Castro. Franz Castro, makinig ka ha! Joel Chua, makinig ka! Sino pa ba? Paduano, makinig ka! JJ Suarez, makinig kayo lahat dyan sa sasabihin dito ni Mama Lucy Cruz Valdez. Pero bago yan, pabilisin ho muna natin ang ikot, di ba? Naku, hindi umiikot yung ating mga numero. Yan ang ayun, umiikot. Walang pagkano natin. Pagka umiikot, masaya na tayo. Ayun, umiikot na naman. Paikutin ho natin. Ayun, umiikot na naman. Palakpakan ho. Pagka umiikot. Naku, di tayo titigil ng palakpak dito. Iikot ng ikot eh. Okay. Kaya ano ho tayo kay Ma'am Lucy Cruz Valdez ho tayo. Pakinggan ho natin ang mga punto de vista niya doon sa mga ginawa dito kay Attorney Zulaika Lopez. Gang! Laman ng balita ngayon si VP Sara na nagbabanta na ipapapatay niya si Bongbong Marcos pag siya raw ay pinatay. Serious threat talaga yan, granted. Okay? Pero ang tanong na hindi pa nasasagot ay bakit nga ba nililipat si Leica Lopez sa Women's Correctional? Eh di ba contempt lang naman ang dahilan ng pagkakadetain sa kanya sa house. So bakit siya pinapalipat sa correctional? Medyo nakakagalit nga yun kasi nakaka-trauma yun ha. Malipat ka sa correctional, eh para sa mga convicted criminals yun. Hindi pa naman convicted si Zulaika Lopez. Maliwanag pa ho sa hikat ng araw. Hindi pagkakalam natin, hindi abogado. Kumbaga, sintido ko mun lang ang ginamit dito. Mga buwisit kayo. Yung mga congressman dyan sa House of Representatives, di nyo ho kailangan maging abogado na kung saan kailangan nyong malaman at maintindihan na yung mga pinaggagawa nyo, eh, dispalinghado, ika nga. Itong si Ma'am Lucy, ha, at yung sentimiento na yan, karamihan ho ng mga Pilipino, eh, ganyan ho ang tingin nila dyan sa ginawa nyo kay Attorney Zulaika Lopez. Yaan ho ang sentimiento ng ating mga kababayan. Ngayon ho mga kababayan, sa tingin nyo ho ba, dapat ngayon makawala na itong si Attorney Lopez. Ngayong Sabado, malift na yung contempt niya. Kasi tinaon ho nila ng Sabado, ngayong 30, malilift. Kasi kahapon, dapat meron ho silang pagdinig. I-extend na naman ho yan. Ganun ho ang kanilang playbook dito, yung kanilang game plan. Kaso, dahil nag-text itong si Bangang na yung impeachment, eh, hindi itutuloy. Pero itutuloy pa. Mga bangag talaga itong mga to. Hindi itutuloy. Hindi ho na-extend. Ngayon, alamin ho natin kung anong mangyayari dyan sa veterans. At makikibalita ho tayo kay BMR Channel mamaya. Makikibalita ho tayo. Napanood nyo naman ho yung ating video. Kasama ho itong si Attorney Vic Rodriguez na nandyan sa ano, dyan sa mga pagkilo sa Manila. Ito mga kababayan, tuloy ho natin. So yun ang dapat sagutin. Laman ng balita ngayon si VP Sara na Ayun, umulit na ho mga kababayan. Pakinggan nun naman natin ang mga sasabihin itong si Capdado Enrique ha, dito sa ano na to. Handa na ho ang FGF. Naku, yan na nga ba sinasabi natin. Handa na ho ang FGF. Pakinggan nun natin to game. Yung constitution na weaponize. Sabi ko, monetize. I-weaponize niya yung constitution. Matapos niya yung i-violate yung constitution. You see the problem with you people in government? You violate the constitution. Taking drugs. Taking cocaine. And now, the simple na hair follicle drug test, ini-snub mo. You have to answer it. The Filipino people. Yung nakaw ninyo. Alam nyo, kahit kami, banat namin grave threats, banatan nyo kami grave threats, may piyansa yun. Yung plunder, wala.
sino mas matinding violation? Kaya kayo wine-weaponize yung constitution kasi alam nyo, buta kayo. Panay problema kayo. And you cannot answer the people. Simple ah. Kinakailangan yung mga, yung explainin nyo yung pera. Yung sinabi ko kanina, explain yung pera. 1.4 billion. Nasaan na yun? Flood control. A day. Ha? 5,500. Binaha pa rin. Tapos walang bakal. Ano yun? Saan napunta yung bakal? Nasa West Philippine Sea. Pinadala nyo doon sa barko. Tado. Ano? Nasaan na yung ano? Yung PhilHealth Fund. 89 billion. Nasaan yung pinagbenta ng ito? Magkano? 289 billion. Nasaan na yun? Saan pumunta yun? Tapos saan pumunta yung mga ano yung Maharlika Fund? 250 billion. Nasaan na? Ginalaw niya yung pera ng mga taong bayan, mga empleyado. Nasaan na yung pera? Kaya nga, you have to do a lot of explaining. The Filipino people, we are waiting for you to explain. Congress of the Philippines, pinipigil namin yung mga ibang taong nakakusap namin. Tuwan-tuwan sila, gusto nila silabang kayo eh. Magiging inasal kayo dyan sa Congress. Pinipigilan namin sila. Dapat nga bigyan nyo pa kami ng medalye. Ito totoo lang. Naku po. Yan na nga ba sinasabi natin? Ang Supremo. Siya ang tatrabaho dyan. Ay, ito, ako sinasabi ko sa inyo sa dami ng paghihirap na naghihirap ang sambayan ng Pilipino dahil dyan sa mga congressman na yan. Oo, naawa tayo. Pag dumating sa punto na yon, kung gusto nilang hindi sila makatay nitong si Capdado, isa lang ang kondisyones. Lahat ng asset nyo, lahat ng pera nyo, bank account nyo, i-donate nyo sa sambayan ng Pilipino. Walang mangyayaring masama sa inyo. Meron tayong waiver. Lahat ng bangko nandun. Lahat ng, kumbaga, ang ari-arian nitong crocodile na to, eh, maililipat sa estado. Doon, mabubuhay kayo. Walang mangyayari sa inyo. Yun ang aking kondisyon. Kung sakaling matuloy, ha? Kung sakaling katahin natin yung mga crocodile na yan, ha? Merong waiver na lahat ng ari-arian, lupa, sasakyan, lahat na nakapangalan sa asawa, lahat hanggang sa anak, ibigay sa pamahalaan dahil galing yan lahat sa pamahalaan. Bago sila makalabas, dapat wala silang sasakyan palabas dahil sa gobyerno na din yung sasakyan nila na yun. Ang dala lang nila, pag lumabas sila dyan sa batasang complex, yung mga brief lang nila. Pati damit, ubarin, pati yung mga Rolex, tanggalin. Ha, tapos i-inventaryo yan, ibibigay lahat sa pamahalaan. Dahil lahat yan, galing sa pamahalaan, nakaw lahat yan. Yun ang sigurado natin, mga magnanakaw yung mga crocodile na yan. Mga taong, gusto niyo sabihin ko yung mga pangalan ng mga taong bayan? Na gusto sunugin kayo? Ikulong kayo doon at sunugin kayo? Utangin na kanyo. Kasi wala kayong ginawa kundi investigasyon. In aid of what? Legislation? No! In aid of your political agenda. Mga animal kayo, hinayupa kayo. Kaaga-aga, pinapaganan nyo na naman yung makina nitong si Atom, ay nitong si Capdado eh. Kaaga-aga yung... Saka nakakita, convicted na. Convicted na. Nagko-contempt. Sa akin nakakita, resource figure, gagawin yung ano, gagawin ninyong criminal. Sa akin nakakita, wala kayong pakuntangan na itatrato ang isang lawyer, si Laika, love you, si Laika. Hihilig pa talaga eh. No? Si Laika, hindi naman talaga, love you Laika, attorney Laika, you inspire us, okay? So, pati si ano, yung guy, I love you. Oh. Eh, dalunan. Oh, alam ko naman, I love you. Ay, hindi pala. Oh. Sabi ni Ay Dalunan, mas, alam mo, gusto mo mag-survive. Tama yun eh. You get rid of Romualdez. Romualdez is just how many? 200,000-300,000 votes. You have 31 million na voto. And not even your wife had one vote. Not even. Kaya bakit mo ipinapasa yung responsibility, yung pagpatakbo ng gobyerno dito sa dalawang tao na to? The people deserve an answer. Kami magtitipon-tipon. And we're trying to control our own people, kami sa FGF, we're trying to control that they take up arms. Ayaw namin yun. Because ayaw namin pumunta tayo sa isang magulo o madugo na part ng history natin.
A lot of us are thinking, many people are thinking, Filipinos are thinking, na it is a dark part in our history, but at the same time, it is a redeeming part in our history. And people want to be part of that history, that we are able to correct this country. We are able to correct this country. The wrongs, the wrongdoings. Salamat, Iki. Kaya nga ano eh. Salamat, President. Announcement, announcement. Tapos na, si, alam mo, natuwa ako kanina, pinabe-verify namin yung balita. Si Anthony Taberna, Anthony Taberna, ang pinaka, ang balita doon, kay Anthony Taberna, maingay kayo, kay Anthony Taberna, ang sinasabi, si Marcos, gumawa ng statement, we're still having it verified, na sinabi niya na sa Congress, na lubayan si Inday Sara. Now, whether that is true or not, it needs to be verified. Pero kung totoo yun, that is one moment, Marcos, BBM, that is one moment that you are presidential, yung ginawa yun. Because tama yun eh. Tigilan mo si Inday. Ano ginagawa ni Inday sa'yo? Natakot kayo si Inday? Patanggalin nyo ng security. Pagka namatay, may nangyari dyan, masugatan nyo, matapaya, kasalanan nyo. And then you will have a revolution in your hand. Gusto nyo mangyari yun? Aalma yung taong bayan. Alam mo, BBM, the hard fact reality, no? The hard fucking reality is 31 million bumoto sa'yo. We respect that. I am one of them. Pero doon sa 31 million na yun, sinabi, may mga nagsasabi, nabudol sila. I am one of them. We demand good governance. Ngayon, 32 million yung kay Inday Sara. Mas maraming boto si Inday Sara eh. Mas maraming boto. Kaya, anong gagawin mo? Bakit kayo, hindi nyo re-respetuhin yung boto ni Inday Sara? You're not respecting the Filipino people. Kaya nga, magalsin nyo eh. Kaya nga, the only way to go about it is, tama yung sinabi ni ano Ed Alunan, Secretary Alunan, na you make amends kung pwede pa, masalba pa ba? Mag-sorry ka na lang kay Inday. Because that is part of being a leader. Professor Llamas, survival. At tapos ang isa pa naman, sabi ni Llamas na isang political analyst, minsan tayo ka, okay ako sa kanya, minsan hindi, pero this time, ang sinasabi niya, lahat ng ginagawa niyo is a political survival. Natakot kayo ng gusto kay Inday eh. Natakot kayo. Eh anong mangyayari kay Inday? No? Sisikat lalo siya, every time na yurakan mo siya, sisikat lalo siya. At kayo, palubog ng palubog. Ang ano doon. May nagpasa sa akin ano, eh. Ako mo nakasalam. So, okay. Sayon. Yeah. Okay. Sabi ni Colonel Yu, You are my love. O, di ba? Ikaw naman. Wala ka sa camera. Baka naman pakita sa camera. Yan. You are duplicating. Sabi, oh. You are duplicating the mistakes of your father. And history will repeat itself. Sadly, history will repeat itself. O nga eh, sabi niya to, once upon a time, niya, there was a Marcos Sr. and now we have a Marcos Jr. Once upon a time, there was a Browner, Bosco, sa 1st Scout Ranger Regiment. And uncle ni General Browner na yun, na Chief of Staff mo. Dalawa na yun. Once upon a time, nag-swear ng, as the president, elected president, si Marcos Sr., pero nag-swear in si Inday, si ano, pangalan, si Cory Aquino. Sabay, dalawang presidente, isang araw, hanggang sa bumitaw siya. Now, question, will history repeat itself? Ipaglalaban mo ba na hindi ka bababa? Or gagayain mo yung tatay mo na for the concern niya sa taong bayan, umalis na lang siya. Pero, once upon a time, yung US nakialam. Gusto nyo ba makialam yung US? Tawagan namin si Trump.
May direct line kami. Oh! Lieutenant General Panadero! No, akala nila hindi ka totoo eh. So, the problem is, binabaliktad niya yung batas, ginagamit niyo sa taong bayan. Gagamitin niyo yung PNP at saka yung AFP. And then what? Akala nyo you will succeed? No! You will never succeed. Why? Because maraming gising na Pilipino. Correct. Dapat noon nyo pa ako pinigil. Eh ngayon, marami ng gising eh. Gising. Hindi na bangungot, gising na. Kayo ngayon ang babangungutin. Kasi the moment na umalsa ang taong bayan, God save you. Galit ang taong bayan. Galit. And we cannot stop them. They will trample on your grave. They will burn you alive. And we want to stop them. Mga kababayan, huwag sana kayong padahas-dahas. Huwag nung kuhanin sa init ng ulo at silakbo ng damdamin. Ilabas nyo lang yung galit nyo. Marcos and mga kakampi mo, bayaan nyo lang yung taong bayan, ilabas yung galit nila. Mas maganda yon kesa yung tatakpan ninyo. Pag tatakpan ninyo, kukulo yon at sasabog. Mas mahirap yon. If civil war happens, matinding problema yon para sa atin. Baka mag-break up ang Pilipinas. Mag-break away ang Mindanao at Visayas. At mahirap pigilan yon. Kaya ang appeal namin sa inyo, bayaan nyo lang mag-rally ang taong bayan. Bayaan nyo lang sila na sabihin yung gusto nila sa loobin. Para sa akin, ang masasabi ko sa iyo, 2 years ago, hiningi may oras namin. Sinabi ko yan kanina, hiningi may oras namin. You were pleading that we give you time, that we listen to you. And we listen. In fact, we voted for you. We believe your promises. Bigas, pabahay, magandang buhay, bagong Pilipinas. Diba? Ngayon, bagong Pilipinas pa. Nauwi sa Bagoong. Wala eh. So, binigyan ka namin ng oras. I believe it is my right as well as the right of every living Filipino. 119 million of us to demand from you, Mr. President, Bongbong, and the whole of Senate, the whole of Congress, all the government officials, we deserve an explanation. We deserve that you face the people, you subject yourself to a hair follicle drug test, you answer all the questions of the Filipino people, how you use the fund. Ano nangyari sa pondo? Tigilan nyo si Inday Sara, sayang ang pera ng taong bayan. Imbisiga kayo, Senate, Congress, ano mangyari sa inyo? Hindi namin mapipigilan yung pagsara ninyo. Isasara yung tindahan ninyo. Eh, yung iba nga, gusto na kayong sunugin eh. Kaya nga eh. So, ang pinakamaganda dyan, eh, mga kababayan, hinay-hinay lang. Tama ho yung panawagan na yan, itong si Kapdado. No? Ngayon, tignan ho natin kung naghihinay-hinay yung mga kasama natin. Ano nandiyan sa ano sa karsada ngayong mga panahon na to. Panoorin ho natin mga kababayan. Ito, panoorin ho natin BMR Channel game. Ganda nga po na 'yan. Attorney Mike, kumusta po? At ano po yung mga nakikita nating mga tao ngayon dito? Saan po sila patungo? Eh, ito yung pwersa ng mga obrero at tinig ng manggagawang Pilipino. At naimbitahan tayo mag-take part o makibahagi sa kanilang gagawing marcha ng pwersa ng manggagawa o pwersa ng Pilipino. Upang gunitain ang kaarawan ni ang ating pambansang bayani si Gat Andres Bonifacio at kanyang kadakilaan na binuwis niya yung kanyang buhay para sa ating bansa nang hanggang sa ngayon ay Parang napapansin ko, parang kahawig ko itong si Ato. Hindi niyo ko napapansin. Biglang pumogi nung nakatabi ako eh, no? Enjoy natin o nararanasan at nararamdaman yung kalayaan. Bagamat nararamdaman din natin yung
Parang biglang pumangit ang dating nun. Napaisip ako, kumogi siya nung nakatabi ako. Ibig sabihin ako yung pangit, ganun po ba yun? Okay lang, sige. Basta manalo siya ng pagkasenador. Sige, okay sa kalayaan yan, at isa kikita natin yung mamamayang Pilipino ay nagkakaisa, lalo na yung puwersa ng obrero na tumututol dito sa nakikitang maling pamamalakad at baluktot na pamunuan ng ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Very telling dito yung paglabag sa mga karapatang pantao at pagsisikil, panggigipit at paninira sa mga perceived opponents or critics of the government. Sa isang demokratikong bansa, yung pagpapahayag na tinatawag nating honest dissent ay hindi dapat kailanman supilin o pigilan. Sapagkat yan ay nakaukit, may garansya at matagal nang nasusulat yan sa ating saligang batas. For as long as what we are doing, what the people are doing, like what we are about to do today, are within the sphere of free speech and of expression, hindi dapat ito pigilan. At hindi rin dapat masamain ng pamahalaan ni Bongbong Marcos kung may mga ganitong pagkitipon kung saan naghahayag ng saloobin ang kanyang ang mamamayang Pilipino upang ipahatid yung mga pagkukulang ng kanyang administrasyon. Attorney Vic, sa dami-dami po siguro ng mga hinaing ng ating mga kababayan sa labor sector, sa tingin niyo po, ano po yung pinaka gusto po nilang ura-uradang matugunan po ng ating gobyerno? Basta't ako, sinabi ko na sa aking pagiging kandidato at aplikante, huon ninyo akong lahat. Aplikante rin ako ng mga manggagawa at obrero bilang senador. Ang aking isusulong na pangunahin ay tanggalin na yung standardization of wages at iparehas na yung sahod ng mga nasa probinsya sa sahod ng mga nasa Mega Manila. Wala tayong babawasang sahod. Yung sahod ng taga Mega Manila, ganun pa rin. Ahabol lang natin yung sahod ng mga taga-probinsya dahil walang katotohanan sa sinasabing mas mura manirahan sa probinsya. Walang katotohanan sa sinasabing mas mura ang buhay sa probinsya. Ang presyo ng VAT sa Mega Manila ay siya ring halaga ng VAT sa probinsya. Ang presyo ng krudo at gasolina sa Metro Manila o Mega Manila ay siya ring presyo ng krudo at gasolina sa Mega Manila. Bakit mas mababa ang sinasahod ng mga taga-probinsya? At siguro isa panahon na rin para suriin natin mabuti yung standardization of wages. Bakit ang sahod ng mga nasa gobyerno o pamahalaan ng nasyonal at lokal pare-pareho sa manpanig ng Pilipinas? Dapat ganun din sa privado. Yung sahod ng mga nasa probinsya dapat ihalintulad sa sahod ng mga nagtatrabaho sa Mega Manila. Yun. So, yan po, mga kababayan, kayo. Tol, may tanong kayo? Attorney Vic, maraming nananawagan ng panibagong EDSA para pabagsakin ng gobyerno ni Marcos Jr. Ano masasabi niyo rito? Ayong panawagan na magtipon-tipon para malayang maipahayag yung kanilang saloobin, I am all for it provided it is within the constitutionally guaranteed right of free speech and of expression. Dapat hindi tayo gagawa nang kahit anong hakbang nalalabag sa ating saligang batas. Dahil yung ating sinasabi sa hakbang ng maiso, we are calling for the government, for this Marcos administration, to uphold, defend, and protect the Constitution. So while we are calling for the upholding, defending, and respect for the Constitution, I will not advocate for any measure that will be out of the constitutional loop or out of the constitutional orbit. Iba't ibang mga kababayan na natin mula sa iba't ibang probinsya ang nakikita natin dumadagsa sa EDSA, dumadagsa sa veterans at ito ngayon dito sa Morayta. Pangitain ba ito ng anong klaseng pagkilos? Galit ang tao dahil hindi napapansin yung mga talagang problema na dapat pagkukulan ng panahon ng gobyerno. Ang problema ay kagutuman, kahirapan, yung nutrisyon, at yung lumalalang kriminalidad, hindi yung political persecution. We should all focus on nation building. We should all focus on how to improve the life of every Filipino. Wala nga tayong food security nauna pa yung politika dyan sa Kongreso. Hindi dapat magpatuloy itong political persecution. At alamhunin niyo lahat, bukas ay Disyembre na, unang araw ng Disyembre. Disyembre na. Wala na yung ugaling Pilipino na pagmamalasakit sa kapwa, pagmamahalan at pagkakaisa. Disyembre na.
patuloy pa rin ang political persecution na ginagawa ng mga aliado ng administrasyon ito. So, magdaang ang aking panawagan sa administrasyon, maging marahan. Unahin natin yung talagang kinakailangan pagtuunan ng pansin. Galing kayo ng Davao, nakita namin sa ilang social media posts. At nagkausap kayo ni Mayor Baste Duterte. Ano yung buod ng pag-uusap yun? Panoorin ninyo yung kanyang podcast bukas sa December 1, 6 p.m. Abangan natin yan. Dabawin nyo, ako'y na-guest dyan sa programa ni Mayor Baste. Marami kami na pag-usapan. National issues, yung mga nagaganap na political persecution, at ano yung mga nais nating gawin kung tayo ay pahiramin ng tiwala at mandato na maging senador ninyo pagdating ng 2025. Inisyal na plano lang, no? Medyo kumakapal na yung tao dito sa Morayta. Ano ba ang magiging plano? Mula rito sa Morayta, dederecho ba na Mindyola o dederecho ng Liwasang Balibag? Wala sa Mindyola. Ang plano ng organizer ay mula dito tutuloy sa Liwasang Bonifacio. Ito ay paggunita sa kaarawan ni Gat Andres Bonifacio, pagkilala sa kanyang kabayanihan na siya rin ang ama ng ating revolution against the Spaniards noong kapanahunan niya, at pagtutol doon sa ginagawang pagsisikil noong panahon nila na nagaganap pa rin ngayon. Kaya sabi ko nga, sa lahat, pati ating mga kapatid na obrero at manggagawa, hindi mura ang kalayaan. Freedom is never cheap and freedom is never easy. We have to work consciously every day, day in, day out to preserve it. Huwag tayong papayag na yurakan ang saligang batas. Huwag tayong papayag na supilin ang ating karapatang magpahayag ng malaya at payapa. Mainit ang pagtanggap sa inyo ng sektor sa paggawa. At gustong-gusto nila yung plano nyo o isa sa plataforma de gobyerno nyo na buwagin ang Regional Wage Board. Ano ba masasabi nyo? Sa tingin ko kasi nararapat na talagang pag-ukulan ng panahon, pag-aralan, yung pagpapareha sa sahod ng mga nasa probinsya at nandito sa Mega Manila. Uulitin ko, yung porsyentong ipinapataw ng VAT sa Mega Manila ay isa ring porsyentong ng VAT na ipinapataw sa mga manggagawa sa probinsya. Subalit mas maliit ang purchasing power nila o yung kakayahan nilang gamitin yung kanilang pinagkakitaan dahil mas mababa ang kanilang sahod. Wala akong nakikitang distinction that would justify a lower wage for those who are working in the provinces or outside of Mega Manila as compared to those receiving higher wages when you are working in or employed in Mega Manila. Pati yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, ang mga nagtatrabaho sa gobyerno, pare-pareho sahod niyan kung ikay nasa Mega Manila o kung nasaan ka mang panig ng Pilipinas. Dapat ganun din sa privado. Sa lahat ng mga senatorial aspirant ngayon, mukhang ikaw lang ang may malinaw na plataforma ni gobyerno para sa mga sektor ng manggagawa? Sapagkat yung manggagawa matagal nang napapabayaan ito. At nakikita natin, walang masama sa ayuda. Subalit, hindi sila nakakatanggap ng ayuda. Dahil sa definition ng ayuda, yung mga may gainfully employed ay disqualified. Subalit, they also need protection. They also need from the government. Help from the government and protection from the government. And what ang nakikita ko, dapat siguro na matagal na panahon na nasuriin natin, tanggalin na yung discrimination. It's not a distinction, but rather a discrimination between those who are working in Mega Manila, their wages, as compared to those who are working outside of Mega Manila or those in the provinces. Iparehas natin. If hindi uubra yan, bibigyan din natin sila ng additional protection. Baba natin, halimbawa, yung porsyento ng VAT na ipinapataw sa mga manggagawa outside of Mega Manila para lang makahabol yung kanilang sahod, makahabol yung kanilang purchasing power, at mahabol din nila yung mga inflationary contributors, kaya paliit ng paliit yung kanilang kakayahang magkaroon. Hindi nang marangya kundi kahit komportableng buhay man lang, Marlon. Ano ang garantya ng sektor sa paggawa ng isang Atty. Vic Rodriguez ay sincero para ipaglaban
ang lahat ng hinaing at pangangailangan ng mga kababayan nating obrero. Yung ako ay naririto ngayon sa harapan nila at kabahagi ng kanilang ginagawang payapa at, at malayang pagkilos ay isang garansya na kung ano ang mga aking sinasabi ay kaya kong gawin. At ganun din po ang sinasabi ko na kung sakasakaling sila mismo maging mapanuri tayo this 2025 election, huwag nating sayangan yung ating boto. Kung sa tingin ninyo na yung kagaya ko na si Atty. Vic Rodriguez ay hindi dapat pagkatiwalaan, please do not vote for me. I tell you, do not vote for me. If you find me not to be not worthy of your trust, do not vote for me. But maghanap tayo ng mga tamang tao na ilagay natin sa tamang posisyon. Mabilis lang ako ng konti, Atty. Vic.